Yo, so what's going on guys? It's your boy Daily Day. So ayun na nga, may nag-comment sa atin. Sabi ni Ralph Sueco, ayan, gawa ka ng video Ludes, paano mo i-cut yung top hair para na ako na lang magupit. So sabi ni Ralph, gawa daw ako ng video kung paano i-cut yung top para siya na lang magupit sa sarili niya. Napaka basic ng ano, pero ang ginawa ko, ginupitan ko na yung taas, pati na rin yung side, pati na rin yung likod, para kung sakaling ano, hindi lang taas igupitan mo. Syempre yung model dyan, ako na rin para quality. Pansin mo yung gupit ko ngayon, maiksi na. Kasi ginawa natin ng content yun. So ayun, bago nga pala yun, yung mga bago dito sa channel ko. Don't forget to ano, subscribe by YouTube channel. Pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa lagi kong in-upload. Every week yan, nag-upload na ako sa YouTube. Para updated kayo sa mga idea ko. So, ano pa bang inaantay nyo? Tara, banat! Yun, so syempre, kailangan natin ng neck strip. Para sa leeg. Para yung buhok di pumasok sa leeg. Pero kung wala naman next trip, pwede na yung tissue. O kaya, kung wala ka namang ganyan, barber kay, pwede na lang. Maghubad ka na lang. Okay na yan. Ako nga, minsan nahubad lang din ako. Pero itong gupit to sa sarili ko, pangalawa pa lang to ginawa ako. Ano, kapal ng buho ko, siguro August pa yung last kong gupit. Hindi ko na maalala. Kasi wala rin ako gana magpagupit kasi malamig. Miss ko rin yung mahabang buhok ko. Saka busy rin. Kaya di makapagpagupit. Daming ginugupit. So yun, ang ginawa ko, sukulay muna. Pababa lahat. Isang kapal. Inuna ko yung taas dyan. Kita nyo guys, yung pag-cut ko dyan is point cutting. Hindi siya yung direct na pantay talaga. Parang ganyan, point cutting. Tusok-tusok ko lang. Para hindi siya magmukhang pantay na Dora. Kaya ako siya pinopoint cutting para hindi na tayo mamaya para di na tayo gumamit ng thinning scissor mamaya. Yung thinning scissor yung gunting na may ngipin. Yan. So ayan, inunti-unti ko lang kasi baka abutin yung kamay. Mahirap maggupit sa sarili. Yan ang pinakamahirap. Unti-unti ko lang muna. Siyempre, double check nyo pa rin lagi kasi ako alam ko na rin yung mga sizes nyan. Siguro pag beginner ka lang, mahirap talaga. Ako nga nahihirapan din maggupit sa sarili ko. Yan. Sinusuklayin mo lagi. Ang purpose naman yan, nang iniipit ko siya. Iniipit ko yung buhok para pantay, may hila mo talaga yung buhok. Bawas, bawas. Yan. Yun ako muna yung harap. Kasi masakit sa mata, naku-cover. And natapos naman yung gupit ko. Di naman inabot yung kamay natin. Kita nyo? Sobrang hirap nyan. So, yung harap, madali lang yun. Madali lang yung harap. Mahirap po. Tita mo, di ko tinatamaan yung iba. Kasi ayaw kong isagad. Kasi ang mangyayari, pag sinagad ko yan, pwedeng abutin yung kamay ko. Daliri ko. Ayan, check nyo yung mga baseline. Sa side, kung pantay na. Ayan, check, double check. So, ginagamit ko dyan, point cutting pa rin. Para hindi nga siya pantay. Para di magkaroon ng kanto. Tinake ko tong video na to siguro ano before Christmas to kasi uuwi ako ng bahay. Isipan ko lang din gupitan sarili ko bago umuwi. Sa kaliwa naman tayo kasi so ayun, mamaya magkukulay rin ako ng buhok. Sasama ko na rin din sa video na to kasi naputol na yung may kulay kong buhok. Kukulay na lang ako ulit mamaya. Dami-dami na. Yun, kitang-kita, sobrang haba pa. Kaya mahaba yung side, mas mahaba yung side kasi
yung gupit ko kasi dati, yung last na gupit ko is pompadour. Medium fade pompadour. Kaya pansin nyo, mas mahaba yung kaliwang side niya. Yan. Mas mahaba yan. Kaya mas mahaba din yung tabas ko. Halos maubos na yung may kulay kong buhok. Pero di ko naman inubos yan. Kasi kailangan pa rin natin. Another point cutting. Basta lagi nyong tatandaan, pag magugupit kayo, huwag nyong babasain. Huwag nyong munang babasain yung buhok nyo. Kasi may nakikita ako sa TikTok, binabasa yung buhok bago pitin. Di ang nangyayari pagkagupit, pag natuyo, di pantay. Kailangan dry yung buhok nyo pag gugupitin nyo para makikita nyo talaga yung natural na pagkakagupit. Kita mo, di na ako nakatingin yan. Blind spot na lang talaga. Blind spot ka, alam mo. Di ko na tinitignan yung likod niyan, baga pakiramdaman na lang sa daliri, sukatan na lang. Pati nga yung paggupit ko, di ko na rin nakikita sa likod. Pero tansyado ko pa rin yan, kasi barber tayo, alam natin. So ikaw, siguro pansin ko sa'yo, Ralph, mahihirapan ka pag sa likod. Pag sa likod na. So yun, double check lang natin. Sukulay lang ha, sukulay. Ah, hindi ko na tinitigyan. Ang paggupit ko naman dyan sa likod, tinitwist ko siya. Pupulutin ko yung buhok, tapos ititwist ko. Ayan o. Konting-konti lang muna. Huwag nyong isagad masyado. Kasi mararamdaman nyo naman yan sa kamay nyo kung pantay o hindi. Pag hinawakan nyo. Ayan o. Inahawakan ko, may lumalampas-lampas. Mahirap talaga. Sobrang hirap maggupit sa sarili. Pero ako, barber ako, kaya alam ko naman yung ano. Ayan, medyo okay na. Double check pa rin natin. Oh, awiin nyo lagi. So, kailangan talaga dry yung buhok. Huwag nyo babasain muna. Ayan, mahaba pa yung gitna. So, ang gagawin kong gupit is blowout mallet. Kaya kailangan same size lang yung taas. Blowout mallet ang gagawin natin dyan. Another texture. Ayan. Point cutting pa rin. Kasi nasabi ko nga kanina, para di na tayo gumamit ng thinning scissor. Ayos na ba? Ayan o. Check nyo lagi sa kamay nyo kung lalampas pa, may lumalampas. Check nyo sa kamay nyo kung may lumalampas pa yan. Huwag naman yung pantay na pantay. Nakikita nyo naman siguro yung tabas ko. Blowout mallet. Yahar. Yan. Tapos sa likod, pakiramdaman na lang. Pakiramdaman nyo kung pantay na o hindi. Mararamdaman nyo naman yan sa mga daliri nyo. Double check lang lagi. Ayan, medyo makapal pa yung harap ko, kaya textured ko muna konti. Ayan, makapal pa. Halos maubos na yung kulay ko. Halos maubos na yung kulay ng buhok. Kanina, hanggang ano yan, hanggang ilong, hanggang bibig yung buhok ko. Pero ngayon, hanggang hilay na lang. Okay, so ano na tayo? Clipper. So, ayan, number 1.5 guard. Sinection ko na siya, di ko na naipakita yung section. Basta ganyan yung pag-section. Pero sabi mo nga, taas lang eh. Pero ito, pinakita ko na rin yung side. Blow out taper ko siya. Di ko siya masyado finade kasi alam kong hindi ko siya kayang i-fade ng maayos. Kaya ang ginawa ko lang sa kanya, oh, fade pa rin. Kaso, 1.5 lang. Tapos 1.5. Hindi ko na siya ginamitan ng zero guard skin.
kasi alam ko hindi ko maayos yan, hindi ko ma-feed na malinis yan. Tulad ng mga ginagawa ko sa inyo. Para ako nagkakamot. Siyempre, kabila. Ayan, dito ako nahirapan sa kabila kasi kanan nga ako. O kaliwa yung binabanatan, nahirapan ako. Pag-ahagod ko ng pakanan, kumakaliwa. Pinakamahirap dun. Pero suabe. Sarap ng feeling ko yung gupit sa sarili. Ay, pinagsabay ko na nga. Kasi nagmamadali na ako. Alas 4 na, mamimili pa ako ng panghanda sa Pasko. Tinig ko to ng December 24, 4 p.m. Number 1, guard. So, ayan, 0.5 para magkaroon siya ng fading ng konti, man. Para magkaroon siya ng fading kahit papano. Double check. Siyempre, pulbo. Kasi makati na. Ayan. Chinek ko yung likod kasi mahaba pa. Medyo weird pa tignan. Yung mallet naman talaga, weird talaga siya tignan. Styling lang talaga, kailangan. Kailangan marunong ka rin mag-ayos ng buhok. Kahit sobrang haba ng buhok mo, pag marunong ka mag-ayos, marunong kayo mag-ayos ng buhok nyo. Kung paano nyo siya i-style. Maangas at maangas pa rin. Kita mo, mga blind spot natin. Wala nang tinginan sa likod. Kaagising ko lang yan. Nag-inom kasi kami kagabi. Kaya, siyempre, textured natin. Banda. Double check pa rin. Sa mga nagtatanong nga pala ng location, ayun, pakinggan, tapusin nyo na lang video na to. Sinabi ko naman dito yung location. Yun, no? Kita mo naman yan, mga blind spot na yan. Ewan ko lang ha, kung ano, sino pa kayang makagawa nito. Kung ako lang ba nakagawa nito. Wala akong camera niyan sa likod ha, wala akong salamin sa likod. Sa harap lang ang salamin na yan. Pakiramdaman na lang talaga yung tabasan natin. Hindi naman ako maarte sa gupit eh. Kasi kahit anong ganda ng gupit mo, kahit anong ganda ng gupit mo, pag di ka marunong mag-style niyan, wala talaga. So, eh, syempre, nakatapos ko lang mag-shampoo. Winash naman natin para mawala yung mga buhok na maliliit. Kasi makati yun. So, kulayan ko na. So, yung itong kulay na to, hindi to yung kulay. Ano, bleach ko lang muna. Kasi 3 session, kailangan. Bleach lang muna ginamit ko sa dito. Eh, nakita nyo naman siguro yung mga ano, blind spot natin. Mga freestyle na gupitan. Alam mo, si Gushon eh. So, ayun, bago ipakita sa inyo yung ano, finisher cut. Yung mga nagtatanong nga pala ng location. Yung location namin, nasa Burgundy Transpacific Place, Malate, Manila. Ilalagay ko yan sa description, guys. Check nyo na lang, nasa description. Tapos yung mga social media account namin, Instagram, Man Barbers, Facebook page, Man Barbers. Tapos pwede kayo, guys, mag-message. Hindi na lang sa account ko. Sa Facebook page na lang kayo mag-message sa amin. Sa Man Barbers, pwede kayo mag-message doon. Mga gusto nyo magpa-appointment. Pwede nyo rin ako i-follow sa mga social media account ko. Sa Instagram, yan, Daily Day One. Sa Facebook page ko naman, Day One. Siyempre sa TikTok, alam ko naman naka-follow na kayo sa TikTok kasi alam nyo nga itong channel ko. At yung mga bago kong viewers dito, don't forget to subscribe my YouTube channel. Pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga every week ko pang in-upload for the haircut idea. So ayun lang guys, maraming salamat sa nanood. Maraming salamat sa nag-abang, nag-comment. Ayun nga pala, pwede kayo mag-comment dyan kung may mga katanungan pa kayong iba. Pwede nyo i-comment dyan. Comment below na lang. San ba? Dito. Oh, alam mo, dito sa baba eh.
Ayun lang guys. That's it. That's right. Peace yo. Cheese!